Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighati ang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air. Ama, nung last week natin nakausap si Governor Manuela Mamba at kumbagay suki ho ng bagyo. Ito hong Cagayan Province. At sa oras na to, nag-iikot mga kaibigan si Santa Ana Mayor Nelson Rubinon. Mayor Rubinon, magandang hapon po si Rex Kayanong sa DZME. Magandang hapon din po, Karek. Kumusta po kayo? Apo, at salamat po sa pag-udlak ko sa tawag ho namin. At kamusta po ngayon ang Santa Ana Cagayan sa mga oras ito, Mayor? Awan ng Diyos. Lumis din po sa pantry po namin dito. Mm-hmm. Naabangan din po namin kahapon pa. Apo, sa inyong... Apo, guide po, Mayor. Sa awan ng Diyos, Karek. Mm-hmm. Ito po, medyo okay naman po ang panahon po dito sa atin. Apo, at sa inyong pag-iikot, ano po mga napansin ninyong mga damage nitong bagyong Shioni, Mayor? Actually po, ang iniikutan ko po ngayon po yung mga nadaan pa na bagyo, si Kwan po yung bagyo Rolly. Mm-hmm. Ito po ang ano po natin, ito po bagyo Shioni. Yung hindi po namin gano'ng naramdaman dito sa parte po ng Santa Ana. Uh-huh. Although, nasa panahon na po kami ng tagulan po rito sa Cagayan. No? Uh-huh. Kasi pumapasok na po yung amihan po rin, particularly po ng parte po ng Santa Ana. Apa, so, ramdam po namin yung medyo malamig at medyo may mga ulan na po ngayon. Apa, at nagpapatupad po ba tayo ng force preventive evacuation sa mga residente na nakatira sa mga coastal area, Mayor? Yes, sir. Palagay ko, hindi rin po kami nagpupulang kasi municipal interagency task force namin, dalawa po yung binabanggayan po natin, yung COVID at saka yung bagyong parating. Uh-huh. No? So, very active po yung mga composition po ng AICF po natin at saka yung MDRRM po natin. Uh-huh. No? Apa, so, hanggang po sa barangay, kasi lahat po ng mga kwan po natin, mga barangay officials, ay membro rin po sa IATF po natin dito sa Santa Ana. Mm. Nitong dalawang magkasunod doon na malakas doon na bagyong Quinta at Rolly, lubhang na pinsala, Mayor, ng mga magsasaka at mangingisda sa Santa Ana Cagayan. Ano po ang ayuda ang ibigay ng inyong tanggapan? Sa ngayon po, hindi po rin po masyadong may pinsala po yung dalawang bagyong dumaan po sa atin. No? Mm-hmm. Yung una po si Rolly, no? Ang Rolly, ang dala po sa amin, hindi naman po gano'ng randam kasi kagaya po ng sinabi ko na ang Santa Ana ay nakakaranas na rin po sa panahon ito. Basta pagpasok po ng permanent po kasi sa amin, ay nataon po yung mga months na ito, tag-ulan na po sa amin. Pumapasok. At the same time, ano na, panahon na po na pagsasaka po sa amin. Apa, at balitaan nyo nga kami, COVID-19 update dyan ho sa Santa Ana, Mayor. Samantalahin namin itong pagkakataon na to. Kaya po, proud to say, Karek, napakagandang balita dahil hanggang sa ngayon, nasa zero po kami. Mm-hmm. Kamusta ang relasyon nyo sa tanggapan ni Governor Manuel Mamba, Mayor? Ay, napaka-supportive po yung gobernador po namin.
from time to time po, namumubos na po yan. Actually po, nung last week, nandito na naman po yan. Personal na nandito po. Apa, ang Santa Ana, sakop niyo ba yung Port Irene? Yes po, nasa boundary po ng Gonzaga at Santa Ana po yung Port Irene, pero nasa sakop po ng Santa Ana. Okay, Mayor, baka meron kayong mensahe, gamitin niyo itong DCME. Una po sa lahat, ako po yung nagpapasalamat special sa DCME at saka sa lalong-lalo na po sa inyo, Karek, you know? At taong-taon po kayo, kayong naalala po nyo kami. Eh kahit na, Mayor, kahit na nasa Santa Ana, Cagayan ho kayo, Cagayan Province, mula dito sa Mega Manila, kumbaga abot namin ang nangyayari dyan ho sa bayan nyo, Mayor. Salamat po, salamat. Bukod po doon sa nasa dulo na po kami mismo. Ito po yung dulo po na, ano, dulo po na Baylan. At saka, andito po sa amin kasi, yung apa? Dulo po ng, ano, ng Sierra Madre Mountain. Okay. Kaya kami na po ang pinakamadulo po lahat. At maraming salamat po, Karek. Apa, at salamat din po Mayor Nelson Arubinyon. At time to time, kapag may mga event o programa ho kayo dyan sa Santa Ana, Cagayan, kumbaga, text lang ho kami, Mayor. Okay po, welcome po kayo, welcome po kayo, welcome, welcome po. Yan ang tinig mga kaibigan ni Mayor Nelson Arubinyon sa bayan ho ng Santa Ana, Cagayan Province. Sabay man takin mo, napakalayo pala niyan. Ako yung John B. Napuntahan mo ba yan, yung Cagayan Province? Eh kasi nung iniikot namin yan eh, isa lang ang bumungad sa amin. Eh sabi nung ilang residente doon, Karis, kailan ba ho ipahihinto yung Black Sand Mining? Abay nung inimbestigan ho namin mga kaibigan, eh kumbagay usapin pa rin ho dun sa politika. Oras sa Pilipinas sa 3:24 ng hapon. Ang oras natin sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod na isang matatag, mag-inawa, panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.